mapangakit, mainhin, maganda ang kislap ng mga mata, morena, at higit sa lahat, mahilig sa lipstick. Talaga namang hindi makakaila ng karamihan na nakakabighani ang kanyang tanging alindog. Siya si Remedios Gomez Paraiso, mas kilala bilang Commander Liwayway. Siya ang isa sa mga babaeng commander at tumayong leader ng isang pangkat ng gerilya na lumaban sa puwersang Hapon noong panahon ng pananakop ng Imperyo ng Hapon sa Pilipinas. Ngunit anong kanyang papel? Si Remedios Gomez Paraiso ay pinanganak noong 1919. Anak siya ni Basilio Gomez, ang alkalde ng Anao, isang bayan sa probinsya sa Pampanga. Sa panahon ng kanyang kabataan, gaya ng mga kababaihang kabataan ngayon, interesado siya sa paggawa at pagsusulsi ng mga damit, mahiling magpabango at madalas na lumahok sa mga lokal na patimpalak sa kanilang lugar gaya ng beauty contest. Talagang hindi may tatanggi ang hubog at kahiligan ni Remedios sa larangan ng pagandahan. Ngunit ang kanyang dating mainhin at tahimik na kaugalian, tila napalitan ng katapangan ng mabalitaan ang sinapit ng kanyang ama sa kamay ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ikawalo ng Disyembre sa taong 1941, sinalakay ng mga Hapon na pinamumunuan ni General Masaharu Homma ang pamahalang Commonwealth ng Pilipinas. Kasunod nito na pag-atake nila sa mga barko ng mga Amerikano sa Hawaii na pinamumunuan ni Admiral Isoroku Yamamoto. Sa ambisyon at kagustuhan ng mga Hapon na maghari sa Timog Silangang Asya, sinakop nila mga bansang nakapalubrito. Marami namang mga Pilipino at Amerikanong sundalo ang sumubok na ipagtanggol ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng kawalang kahandaan ng ating pwersang militar, sa surpresang pagsalaki at pagbobomba ng mga pwersang Hapones ay napilitan silang sumuko. 5 buwan ang inaabot bago tuluyang masakop ang buong kapuluan ng Pilipinas. Magkagayon pa man, napakalaking kahiyan ito para sa mga Hapon. Ang general na si General Masaharu Homma ay nasibak at napalitan sa pwesto. Dahil 2 buwan lang dapat sana niya masakop ang Pilipinas, ngunit inabot ito ng 5 buwan dahil sa malakas na depensa ng mga pinagsamang Pilipino at Amerikano sa isla ng Corregidor at El Fraile. Sa panahon ng pananakop, malupit at brutal ang nararanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapon. Nagmistulang batas ang kanilang mga salita na sinusunod sa buong kapuluan. Ang sinumang sumaway ay malupit na pinahirapan at brutal na pinapatay. Ginagawa ito sa harap ng napakaraming mga tao hanggang walang pinuno na tatayo at buong tapang nalalaban. Maraming Pilipinong mga nakaranas nito at isa na rito ang ama ni Remedios Paraiso. Gaya rin ng mga ibang taong nagnanais na makamit ang tinatamasang kalayaan, bumuo ang ama ni Remedios na si Basilio Gomez ng isang lihim na samahan upang lumaban sa mga pwersang Hapon. Dahil rito, hinuli at pinahirapan siya at kalaunan ay pinatay. Ang kanyang bangkay ay pinarada at isinabit sa pampublikong lugar bilang babala sa mga nagnanais na lumaban sa mga Hapon. Dahil sa lubos na sinapit ng kanyang ama sa kanyang hindi makatarungang kamatayan, sumiklab ang damdamin ni Remedios at napilitan siyang sumama sa isang pangkat na gerilya na lumalaban sa mga Hapon. At ito na nga ang kontrobersyal na Hukbalha o Hukbong Bayan laban sa Hapon, isang komunistang pangkat ng mga gerilya na lumalaban sa mga Hapon na binuo ni Luis Tarok. Nagmula ang lakas ng Hukbalha sa mga magsasaka sa gitnang Luzon. Layunin ng samahang ito ay ang unti-unting pabagsakin ng mga Hukbong Hapones upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas laban sa pagmamalupit ng mga Hapon. Ngunit hindi sila kinikilala at itinuturing silang bilang kaaway ng otoridad ng pamahalang Commonwealth dahil sila ay mga komunistang grupo. Mabalik tayo. Si Remedios at ang kanyang kapatid na si Oscar Paraiso ay nirecruit ng mga Hukbalhap malapit sa bundok ng Arayat, isang bundok sa lalawigan ng Pampanga. Noong una, nagsilbi muna siya bilang isang nurse. Ginagamot niya ang mga sugatang miyembro ng Hukse Rebellion. Gayunpaman, dumaan ang ilang mga buwan na promotion si Liwayway bilang commander ng kanyang pulutong at sa pagkakataon na ito, binansagan siya bilang Commander Liwayway. Mabilis tumaas ang kanyang ranggo ng militar at tumanggap na pagsasanay at sa pagkakataon na ito, nakatakda na siyang lumaban. Kilala si Commander Liwayway sa formal na pagbibihis at pagsusot ng mga magagarang damit at paglalagay ng lipstick sa kanyang labi sa labanan. Ang kanyang pangangatwiran ay pinaglalaban niya lamang ang karapatan ng mga kababaihan. Sumasalamin ng kanyang kasuotan na hindi pumipili ng kasarian ang pagpapamalas ng pamamalasakit sa bayan. Sa panahon ng labanan ng Kamansi, ang mga pwersang Pilipino ay natasan o matras dahil sa malaking bilang ng mga armada ng mga Hapones. Ngunit tinanggihan ni Commander Liwayway at ang kanyang pulutong ang kagustuhan ng kanilang nakakataas at nagpatuloy pa rin silang lumaban. Ang pangkat ni Liwayway ay tuloy lamang sa pakikipaglaban kahit na mas marami pa ang bilang ng pwersa ng mga Hapon. Marami siyang mga labanan na nilahukan.
Maraming beses na naging bilanggo si Commander Liwayway at naging prison of war namang Hapon, ngunit palagi siyang nakakatakas. Hindi natanggap ni Liwayway ang tangumpay laban sa mga Hapon, ngunit hindi pa nagtatapos ang kanyang pakikibaka, kaya sa kanyang pagtakas, sumali ulit siya sa mga hukbalhap. Kagaya ng nabanggit kamakailan, ang hukbalhap ay hindi kinikilala mga otoridad ng pahamalang Commonwealth ng Estados Unidos at tinuturing silang bilang kaaway ng pahamalan dahil sa pagiging komunismo nito. Pangkahalatang tinatawag sila bilang Hook's Rebellion. Nagsimula ito sa paghihimok ng mga Hapones sa panahon ng ikalawang digmaang pandigdig, ngunit lumipat sa alitan sibil pagkatapos. Matapos makipaglaban sa mga Hapon, nilabanan rin nila ang pahamalan ng mga Amerikano. Hindi tanggap ng mga hukbalhap ang pamumuno ng mga Amerikano sa Pilipinas. Layunin nila ang lubos na pagbabalaya rito. Sa makatawid, marami sa mga gerilya na nakipaglaban sa mga Hapon kasama na si Liwayway ay binaling ang kanilang mga baril sa kanilang bagong gobyerno. Matatandaan, pinatay ng mga miyembro ng Hukbalhap si Aurora Quezon, ang asawa ni Manuel Quezon, sa isang ambush nang siya ay patungo sa Baler Aurora noong 28 ng Abril sa taong 1949. Dahil sa insidenteng ito, malaki ang galit ng mga Amerikano at iba pang sangay ng pahamalang Commonwealth sa komunistang grupong Hukbalhap at inutos na arestuhin ang mga miyembro at direktang sumusuporta sa pangkat na ito at sinabing sila ay mga rebeldeng grupo. Nang inukusahan ng dating Pangunong Manuel Rojas ang mga Hooks bilang mga terorista, sumagot si Commander Liwayway. Ani niya, "Hindi, hindi kami mga terorista. Nagkakamali ka. Nakikipaglaban lamang kami para sa isang disenteng kabuhayan at para lamang sa demokratikong paggamot sa aming kalagayan. Sino ang mga Hooks? 75% ang aming pamilya ay magbubukid, kaya wala akong makitang dahilan kung bakit tatakutin ng mga Hooks ang kanilang sariling pamilya o kung bakit matatakot ang mga magulang sa kanilang sariling mga anak. Kami, ang mga Hooks, ay naghahabol lamang sa karapatan ng mga magsasaka." Magkagayunman, hinadlangan ng pahamalan ng daing ni Commander Liwayway at inutusan pa rin na arestuhin ang mga miyembro ng Hukbalhap. Ang mga desisyon na tulad nito ay isa sa mga pangunahing sani ng pagkakawatak-watak ng Hook's Rebellion at ang kanilang moral ay mabilis na napawi at naglaho. Hindi nakakagulat na maraming mga sundalo ang nagpasyang iwanan ang grupong ito. Bilang bahagi ng isang kilusang komunista, si Commander Liwayway ay naaresto at kinasuhan ng pagre-rebelde. Ngunit kalaunan ay napawalang sala siya at napalaya rin. Natapos ang kanyang karyer bilang isang revolusyonaryong komandanteng militar sa taong 1948. Kahit naging bahagi si Commander Liwayway ng isang komunistang grupo, lumaban pa rin siya sa mga Hapon at meron rin siyang malaking ambag sa kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Isa lamang si Commander Liwayway sa mga iba pang mga babae na nagpatunay na hindi nasusukat ang kasarian upang may ipamalas ang kakayahan at kayang-kaya nilang makipagsabayan sa mga kalalakihan. Ang mga kabayanihan at katapangan ay walang pinipiling katangian. Ang importante, ang mga babae ay may malaki ring papel at tungkulin sa ating lipunan.